ang total expenses mo naman yan, guys, ay 5,606. No, so hindi pa dyan nagtatapos, guys. Hi guys, good morning. Secret mo na. Good morning. Pero nagre-request, tulungan ko daw siya. Magkano yung gastos sa isang biik, no? Gawin niyang patining. Meron tayong YouTube channel, ipa-plus ko sa baba. At saka yung Facebook page natin. Doon natin ina-upload yung mga basic farming, no? Kung paano natin palaguin yung pag-aalaga ng baboy and yung mga basic na mga gamot. At least, makakatulong din sa inyo. So, ang gagawin ko ay isang biik, no? Gawing patining. So, i-breakdown natin yung gastos simula nung biik hanggang ito ay maibinta. Good ba? Yeah, let's go! Punta na tayo sa ating computer! So, guys, ngayon, guys, papakita ko sa inyo kung magkano ang capital sa isang baboy kung mag-aalaga tayo, no? So, gagawin nating patining. Para paglaki nito, ibibinta na natin. So, dito tayo magsisimula, guys. Age and days, feed type, and total consume, price per kilo, and total expenses. Dapat, guys, makabili ka ng 42 days na edad, no, sa ating biik. Dahil papakainin natin siya hanggang 55 days. So, 13 days natin siya papakainin ng free starter. Yung total consume niya, guys, sa 13 days ay 7 kilos. Pagpalagay natin, guys, na 50 per kilo yung presyo. At yung 13 days mo, ang total expenses mo dyan is 350. Papakainin naman natin siya ng starter. 56 days to 90 days. So, nasa 35 days. Total consume niya, 43.75. Presyo nito, guys, ilalagay natin na 31. So, within 35 days, ang gastos mo ay 1,356. Pagkatapos ng starter, pupunta naman tayo sa grower. No, so, papakainin natin siya 91 days to 120 days. So, nasa isang buwan, 30 days to, papakainin natin ng grower. Guys, ang total consume niya sa isang buwan ay 60 kilos. So, lampas na isang sako to. Pagpalagay natin na 30 per kilo yung pagkain nila, yung grower. Total expenses mo is 1,800 sa loob ng isang buwan. Katapos nito, pupunta tayo sa finisher. Ito yung last na pakain para ibinta na natin. 21 days to 150. 30 days pa rin, no? Papakainin natin siya ng finisher. Total consumption niya ay 75 kilos. So, lagpas isang sako na rin to. Ang price niya ay 28, no? Per kilo. Sa loob ng isang buwan, ay gagastos ka ng 2,100. In 3.5 months, ang total consumption mo na pinapakain mo ay 185.75 kilos. And ang total expenses mo naman yan, guys, ay 5,606. No? So, hindi pa dyan nagtatapos, guys. Dahil meron pa tayong piglet cost. Ipagpalagay natin na bumili ka ng piglet around 2,000 pesos. Ito yung total feed cost natin kanina, 5,606. So, meron pa tayong medicine, guys. So, dahil magbibigay tayo ng vitamins at saka deworming. No? So, ang total niya, guys, all in all, is 7,756. So, guys, dapat, guys, in 3.5 months, makakuha ka na ng 86 to 90 live weight para sure profit tayo, guys. Okay?